Malacañang inanunsyo ang itutupad na alert level sa unang bahagi ng Hulyo. IATF naglabas din ng updated testing requirements para po sa unvaccinated on-site employees. Ang mga yan, alamin natin mula kay Mela Lesmoras. Mela? Yes, Yusuf Rocky, dalawang araw bago ang pagtatapos ng termino ng Administrasyon Duterte, iba't ibang bagong polisiya ang inilabas ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Una na riyan ang bagong alert level system na paiiralin sa bansa simula sa July 1 hanggang 15. Mananatili pa rin sa alert level 1 ang Metro Manila, gayon din ang maraming lungsod at provincial sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa kabuuan, 85 to 121 provinces, highly urbanized cities at independent component cities sa bansa ang mapapasailalim na nga sa new normal. Bukod naman dito, may bagong polisiya rin ang IATF hinggil sa testing requirements para sa mga unvaccinated on-site employees. Kapag may sapat na supply ng COVID-19 vaccine sa lugar kung saan nagtatrabaho ang isang unvaccinated individual, required ng magpabakuna ang on-site worker. At kung nananatili namang unvaccinated, kailangan pa rin sumailalim sa RT-PCR test ang isang manggagawa kada linggo, kada dalawang linggo o lingguha naman kung antigen test ang gagawin. Para sa mga unvaccinated government workers, maaaring sagutin ng pamahalaan ang kanilang testing kung may pondo. Gayun man, Yusek Rocky, no, sa gitna ng mga patakarang ito, maaari namang ma-waive o kanselahin na ang testing requirement kung nasa alert level 1 ang inyong workplace. Bukod naman dito, 26 na bagong batas din ang isinapubliko ng Malacañang kani-kanina lamang. At yan muna ang latest na Ulat Bayan para sa Bayan.